na akong ilalagay, guys, yung carne. Itotoast ako muna siya para lumabas naman yung mantika. Kasi yun ang gagamitin kong panggisa sa ating ampalaya, guys. Okay. Lalagyan ko siya ng asin. Lagyan muna natin ng asin. Totoasted ko muna siya. Takpan muna natin siya, guys, hanggang sa matoasted. Check natin, guys, kung toasted ba. Ayun. Hindi na siya matunog. Ito, toast pa natin siya, guys. Dito, nalabas ang mga mantika. Takpan natin ulit. Pwede na tayong mag-isa, guys, ng ating ampalaya. Talagay ko ang tagilid yung carne bago. Simula din na tayo ng bawang. Parang kulay brown na siya. Lagyan natin naman yung sibuyas. Ang dahon lang at sumapalsik kasi yung mantika. Isa lang natin hanggang sa laging pansit na pang kulay brown. Parang. At ilalagyan na natin yung kamatis. Isa lang natin siya lang ngayon sa nagduan nito. Yung parang nagduan siya, nagkakatasin yung kamati. Ang bang tawag doon? So, ngayon guys, pwede natin talagay yung talaga. Lugas ang kamati guys sa tubig na may kasi piniga ako. Yan ang kasi ginagawa ko para hindi siya matay. Nabasa rin yung asin. Pagdian na matay. So, yung pangalaw. Kaya nga pala ang pangalaw kasi matay. Tapos ilalagay natin yung pinating itlog. Hinanggang natin yung apoy. Paiwasan natin haluin ng haluin kasi yung daw yung kapapait ng ano, ng ampalaya. So ngayon, haluin na naman natin. Medyo ano na, buo na yung egg. So haluin yung mga. Haluin natin ito minsan-minsan. Lagyan ko lang kunting asin. Kanina nilagyan ko na yan ng asin. Sa itlo. Nilagdagan ko lang yan. Kunti lang. Yan. Okay, ayan mo guys. Luto na yung ating ginsang ampalaya. Ganyan lang. Half cook lang. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. Bye!